Magandang umaga po sa Bagsa. Hallelujah. Ako po si Sister Sarah ng JOP Las Piñas Chapter. At ako po ay nagagalak na makapagbahagi po sa umagang ito. Hallelujah. Maging bahagi po ng inyong devotion every day. At tayo po ngayon ay magsimula. So, bago po ang lahat, tayo po ay manalangin, minsan pa. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat. Hallelujah sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, na minsan pa. Hallelujah, ang bawat isa ay nagkakaroon ng pagkakataon na makapakinig. Hallelujah na inyong salita. Maraming mang bagay, Panginoon, na ginagawa kaabalahan, Lord, tuwing umaga. Pero hayaan mo, Lord, na sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, hallelujah, unahin ka namin, Panginoon. Dalangin ko po, Diyos, na patuloy mong buksan, hallelujah, ang kaisipan ng bawat isa. Patuloy mo, Lord, na pukawi ng puso ng bawat isa sa iyong salita. At ang iyong mensahe, Panginoon, ay patuloy na tumanim sa puso, O God. Dalangin ko, Lord, hallelujah, na iyong mga salita ay maging kalakasan namin, Panginoon. At tunay nga, ipaunawa mo ito. Patuloy mo kami puspusin na iyong banal na Espiritu, Panginoon, hindi sa kaunawaan naming sarili, hindi sa pansarili naming katalinuhan, kundi patuloy, Lord, hallelujah, sa karunungan na nagmumula sa banal na Espiritu. Panginoon, patawarin niyo kami, hallelujah, sa aming mga kasalanan. At patuloy nga, Panginoon, marapatin mo ang bawat isa, hallelujah, na lumakad at sumunod sa iyo. Marami pong salamat sa iyong kapurihan, kalwalatian, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, sa umagang pong ito, ang aking pong maibabahagi is about time of testing. So, tulad nga po, ngayon, tayo po ay bumabalik na naman sa ECQ. So, ang ECQ ay panahon talaga ng testing sapagkat maaaring ang iba mawawala ng trabaho, pagkakakitaan, at yun po ay magiging problema sa kanilang pamilya sa araw-araw kung saan kukunin. Subalit, hindi naman talaga ito lang yung panahon ng testing. Alam natin na araw-araw naman talaga tayo nagkakaroon ng pagsubok sapagkat tayo po'y pinapatatag ng mga pagsubok. So, basahin po natin mula sa Deuteronomy chapter 8, verse 2 to 5. Sabi po dito sa verse 2, "Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you will keep His commands. He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Your clothes did not wear out, and your feet did not swell during these 40 years. Know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you." So, sa Tagalog, basahin po natin sa Tagalog. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan niya kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni na inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ni Yahweh. Sa loob ng 40 taon, hindi kayo naubusan ng kasuutan, ni hindi kumapal sa kalalakad ang inyong mga talampakan. Itanim ninyo sa inyong isipan na kayo itinutuwid niya kung paano itinutuwid ng ama ang anak. So, ito pong word of God na to ay naibahagi po sa amin last year. Pagkapasok lang din po, after po natin magkaroon ng ECQ. At napakagandang mensahe mula ito sa Panginoon na minsan pa, hindi natin alam kung hanggang kailan aabot ang ECQ. Pero
tayo po ay naririto na naman sa isang pagsubo. So, meron po akong nais na ibahagi sa inyo mula dito sa verses na ito na tatlong bagay na gusto ng Panginoon na maring mangyari o ipakita sa atin ng Panginoon sa panahon ng pagsubok. So, number one, ang sabi dito, sa to humble ourselves, tayo po ay magpakababa, magpakumbaba. Diba? Ang sabi nga ng verse 2, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatuba sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. So, kung ang mga Israelita ay 40 taon, sabi nga tayo nakakailang buwan na ba? O maaari nakaisang taon na po tayo na nasa pandemic, nakaisang taon na po tayo sa ganitong sitwasyon, pero nagkakaroon ng pagbabago sapagkat from ECQ to GCQ and GCQ, halos naging normal na pagdating ng December, yung mga dati nating kinagawian ay muli nating nagagawa. Pero what more pa kaya ito naranasan ng mga Israelita na 40 years na sila ay nasa ilang? Ano ba ang tinuturo sa kanila ng Panginoon? Ano ba? Sabi nga, number one is to humble themselves. So, yung magpagpapakababa. So, kung 40 years, yun ang nais ng Panginoon. Tayo wala pang 40 years, pero yun pa rin ang nais sa atin ng Panginoon na tayo po ay magpakumbaba. Sapagkat ang sabi nga ng Panginoon sa Chronicles 7 verse 14, 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. So, alam natin na tayo po'y sabik na sabik na matapos ang COVID, matapos itong pandemic, itong takot na laging nilalagay sa atin sa bawat paglabas po natin, nais po natin matapos na. So, anong sikreto po doon para matapos na? Sabi nga ng Panginoon, kailangan po natin magpakababa, kailangan po natin patuloy na magpakababa, manalangin sa Panginoon. So, kung tayo po ay nagpakababa na noon, hindi pa po enough yon, kulang pa po. Kailangan pa po natin patuloy na magpakababa sa Panginoon. Alam natin na tayo pong mga Pinoy, may katagang Pinoy tayo. So, minsan parang tinataas natin yung sarili natin na tayo mga Pilipino na malakas tayo. Na kahit sa kabila ng pagsubok, nagagawa nating tumawa, nagagawa nating gumawa ng ikasisiyan natin, pero ganun pa man, hindi dapat mawala sa atin na tayo po yung magpakababa, na hindi napapalitan ng kasiyahan, pansamantala, yung mga problema natin. Dahil ang kailangan, ang solusyon natin po is magpakababa sa Panginoon. At yan naman po ang tinuturo sa atin. Tayo po yung ulit sa ECQ, maaring nais ng Lord na may kulang pa. Kaya siguro tayo ulit sa ECQ dahil alam natin tumataas na naman, pero ang katotohanan nun, nais pa rin ang Panginoon na tayo po pa rin ay patuloy na magpakababa, hanapin, manalangin tayo sa ating Panginoon. And then the result, sabi nga, He will heal our land. So, yun po yung una na dapat nating matutunan na tayo po'y patuloy na magpakababa. Kung nagawa po natin last year, gawin pa rin natin at patuloy pong gawin. Pangalawa, ang sabi dito, ang sabi nga sa Deuteronomy chapter 8 verse 3, tinuruan niya nga kayo magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. So, sabi nga, ang pangalawang itinuturo sa atin ng Panginoon ay magutom. Tama ba? So, magutom tayo. So, hindi yung magutom lang na nais ng Panginoon, sige, magutom tayo sa mga pagkain. Hindi lang yon. Pero, sapagkat hindi naman kalooban ng Panginoon na tayo po ay, yun ang mangyari na hindi maganda. Pero, ang hunger po natin ay patuloy natin palitan ng iba pang palalimin pa po natin. So, sabi nga, hunger from the things that we want. So, tayo po'y magutom sa mga bagay na gusto lang natin. Diba? Tayo po'y gutom naman talaga. Gutom tayo sa mga bagay na gusto natin, sa mga bagay na gusto lang talaga natin. Pero sabi nga, but God gave them the things they need. Sa pero, ang Panginoon ibinigay
Kahit na sila'y ginutom ng Panginoon, pero ibinigay naman ng Panginoon yung talagang pangangailangan niya. Ang sabi nga, di ba, ng Panginoon, tinuruan niya kayo magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilalanin na inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tayo hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Diyos. Sabi nga, and verse 4, sa 40 years, sabi nga, hindi kayo naubusan ng kausuutan, hindi kumapal sa kalalakad ang inyong mga talampakan, sapagkat tayo ay makakaranas ng gutom dahil lang sa makagustuhan na natin, pero never na makukulang ang Panginoon na hindi niya ibibigay yung pangangailangan natin. Iba po ang kagustuhan sa pangangailangan. Amen? So, tunay na, ang Lord ay hindi talaga nagkukulang. Lagi niya ibibigay. So ngayong ECQ, maaaring magugutom tayo dahil mas gusto natin yung ganitong food, yung ganitong luto, pero maaaring hindi natin mabili dahil may limit, o kaya naman dahil sa financially na hindi tayo okay. Pero ibibigay, ipoprovide ng Panginoon yung talagang pangangailangan natin, yung shelter natin, yung protection natin, yun yung masigit na kailangan po natin sa panahon ngayon. And then from hunger, sabi nga, tayo po ay gugutumin ng Panginoon sa pagkain. Yung mga pagkain na minsan mabubusog, tayo naman po ay hindi mamamatay agad sa gutom. Sabi nga, hindi ka naman mamamatay kung hindi ka nakakain ng ice cream, kung hindi ka makakain ng cake, kung hindi ka makakain ng ganitong klaseng ulap. Sapagkat every day the Lord provides our needs. So kahit ang kainin natin ay sardinas o kainin man natin ay sakto lang na saktong luto with gulay, so yun yung the best, yun yung plano sa atin ng Panginoon. Sabi nga, from good food, God gave them manna. At itong manna na to, sabi nga eh, ito po ay miracle na kung saan ito po ay hindi nga nakikilala ng kanilang mga ninuno. And then, pangalawa, sabi tayo po'y ginugutom ng Panginoon sa mga places. Oo, hindi tayo makakalabas, hindi tayo makakapunta sa anumang gusto natin, lalo na ngayong Holy Week, lalo na ngayon na usually ang plano talaga is lumabas, magkaroon ng outing, swimming, or family bonding. Pero sabi nga, yung good places na to, maaring hunger tayo sa mga good places, but God will put us kung saan niya gusto, kung saan yung mas safe tayo. Amen? Kung sa bahay man tayo mag-i-stay, dun tayo safe eh. Dun tayo dinala ng Panginoon. So, stay tayo roon. Hindi lang ito kagustuhan ng gobyerno na gusto niya tayong hindi lumabas kasi para maging safe. Pero alam ko na ang Lord pa rin ang naglagay ng plano para sa atin na manatili muna sa ating mga tahanan. Kung ang mga Israelita 40 years na nanatili sa ilang, ni wala nga nakikita, ni wala nga pinagkakalibangan, eh tayo pa kaya? Ilang weeks lang, tayo maaring maging ganito. Pero kahit na sa weeks na yon, magre-reklamo tayo, pero ganun pa man, patuloy nating isipin na yan ang magandang plano sa atin ng Panginoon. Hayaan mo magutom tayo sa mga lugar na yan ang magagandang puntahan. Pero okay lang yon kung dito naman tayo safe, dito tayo nilagay ng Panginoon, manatili po tayo. And then third, sabi nga, tayo po'y ginugutom ng Panginoon sa mga own desires natin. So, sa mga pansarili lang natin, baka ito yung mga time natin na, di ba, yung mga desires natin na ang init, gusto natin pumunta sa ibang lugar, magpalamig. Pero ang plano ng Panginoon is dun tayo sa righteousness. Dun tayo sa katwiran ng Panginoon. So, ngayong mahal na araw, Holy Week, hindi man tayo katulad ng mga tradisyonal, pero alam ko ito pa rin yung time natin para sa Panginoon. So, yung desire natin na pansarili, palitan ito ng God's righteousness. Pinapalitan ito ng katwiran ng Panginoon. So, ito yung time natin para tayo po ay makapakinig, makapagnilay, magkaroon ng quiet time muli sa ating Panginoon. Amen? And then the third, ito po yung pangatlo na nais ng Panginoon kapag tayo po ay nasa pagsubok, to see what is in our hearts. So, ano ba talaga ang nasa puso natin? Bakit tayo sinusubok ng Panginoon? Bakit tayo naririto ngayon? Ano ba ang nasa puso natin? So, tayo po,
madalas ang puso, ang nasa puso ngayon nagagalit sa gobyerno kasi ganito nga, maaring akala nila hindi ginagawa, nagagalit sa COVID. Pero ganun pa man, alam natin na dapat ikinokorek tayo lagi ng Panginoon. Yung nasa puso po natin, hindi dapat mapalitan ng anger, kundi dapat ito ay nasa tama. So, sabi nga, ang nais ng Panginoon ay makita ko yung nasa loob natin. Ngayon, maaring may problema, may pagsubok, ano po ang hahanapin natin? Ang mukha ba ng Panginoon o ang kanyang mga kamay? Ang sabi nga, seek God's face, not only His hand. So, face, ang sabi nga, ang face is yung nature and character of God. Yun po ang dapat nating inuuna. Yung isik, yung mukha ng ating Panginoon, sapagkat naroroon yung kanyang nature, naroroon yung character ng Diyos. So, yun yung dapat na sinisik po natin. And not only His hands, though yung hands niya is symbolizes His provision and power, pero higit sa lahat pa man, unahin po natin ang kanyang nature, ang character ng Panginoon, na ito po yung mahubog sa atin sa panahon ng pagsubok. Ang mahubog po sa atin ay ang katwiran, ay ang nature ng Panginoon, ang character po ng ating Panginoon. So, yung mukha po natin na kapag may pagsubok ay hindi nakasimangot, hindi matamlay, kundi merong pag-asa, sapagkat sa buhay ng Panginoon, sa piling ng Panginoon ay meron po tayong pag-asa. And then, number three, sabi nga, ano ba ang motibo natin to see what is in our hearts and ano ba yung motibo ng paghahanap natin sa Panginoon? So, hindi lang yung kamay ng Panginoon dahil kailangan natin ng provision. Hindi lamang po yun. Kundi sabi, di tayo maging katulad ng mga pinakain ng Panginoon. Ang sabi nga ng John chapter 6 verse 26, ang sabi nga dito ng Panginoon Jesus, hinahanap nila lamang ba ako dahil sa nakita ninyo ang mga himalang ginawa ko. Hindi nyo ako hinahanap doon, kundi hinahanap nyo ako dahil kayo ay nabusog. So, hindi tayo po maghahanap sa Panginoon sa panahon nitong ECQ, sa panahon nitong Holy Week na tayo ito'y nasa tahanan. Hindi tayo maghahanap sa Panginoon dahil may kulang sa bahay, may kulang na pagkain, may kulang na financial, kundi hanapin natin ang Panginoon. Hallelujah, dapat sapagkat siya ay Diyos. So, God is enough in our lives. Ang Diyos po ay sapat na po sa atin. Kung hindi niya pinabayaan ang Israelita sa 40 years, bakit po tayo matatakot? Bakit po tayo matatakot sa ilang buwan o ilang weeks o ilang araw na ECQ? Hindi tayo dapat matakot sapagkat kasama po natin ang ating Panginoon. Ulitin ko po, alalahanin po natin kung paano tayo pinatnubahay ng Panginoon sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin niyo siya. So the best, sabi nga sa mga pagsubok na ito, laging titignan ng ating Panginoon yung pagpapakababa po natin. Okay, kung tayo man ay, yung kagutuman na nararanasan natin ay hindi lang yun sa pagkain, kundi para matuto po tayo na makita na ang God, ang Diyos natin ay nagpo-provide ng pangailangan natin, na hindi po yung kagustuhan lamang po natin. Kasi ang plano po ng Diyos ay the best, ay mas mainam kesa sa plano po natin. And then third, sabi nga, patuloy po natin hanapin ang mukha ng Panginoon, hindi lamang po yung kanyang provision, hindi lamang po yung kanyang kamay, hindi lang po yung binibigay ng Panginoon, kundi higit sa lahat, yung nature, yung character ng Panginoon ay patuloy po na sa atin ay makita. Maraming pong salamat. Hallelujah. At ito lamang po ang aking mababahagi. Kayo po'y pagpalain ng Panginoon sa pangalan ng Panginoong Jesus.